Hello mga Papa, what's up? Kakonvoy King Papa Benji is back. Ayan, kumusta kayo? Ngayong panahon na to ay medyo papalapit na rin ang winter natin ulit, ano? Kaya kunting ingat-ingat sa kalsada dahil madalas umuulan. Medyo laging masama ang panahon, kaya lagi po tayong mag-iingat. Madulas lagi ang kalsada sa panahon ngayon. So ngayon mga Papa, ano ang iko-content natin? Itutuloy natin yung medyo na-udlot nating mga content tungkol doon sa mga additional rules ng driver para dito sa Europe. So ngayon, yun ang iko-content natin. Pero bago natin umpisahan yan, syempre, meron tayong listahan. Ayan. Shout out! Mega shout out tayo ngayon mga Papa. Unahin natin tong ito. Maraming salamat sa mga ano ha, sa mga masugid nating mga viewers na hindi nagsasawa sa panunood at sa hindi rin nagsasawa sa pagmumukha ko. Ayan, shout out sa'yo Papa Samlats Vlog. Shout out sa'yo Papa Samlats Vlog at kay Lauro Singkay at kay Papa Vong TV. Shout out sa inyo mga Papa at kay Rod Bulan. Ayan, Rude Bulan at kay Lutoys TV. Shout out sa inyo Papa. At ito galing sa Kitty S Rig Movers from Dammam, Saudi Arabia. Shout out sa lahat ng truckers diyan sa Saudi. Salute sa lahat. Napaka matiisin talaga natin. So ingat kayo lagi diyan mga Papa na nasa Saudi Arabia. Ingat kayo lagi sa mga biyahe. At shout out na rin kay Rafael Veloria. Ayan, ito guwapo to eh. Rafael Veloria at kay Bernardo Echigoyen. Shout out sa inyo Papa at kay Alexander Buntaw. Shout out at kay Ramil B. Supisa. Ramil B. Supisa, shout out sa iyo Papa. Maraming salamat mga Papa, ano, sa walang sawa nating pagsubaybay at panonood sa ating mga channel. Kahit pa paano ay meron tayong nai-share ng mga dagdag kaalaman, lalong-lalo na sa mga baguhan dito sa Europe. Kahit pa paano ay magkaroon kayo ng idea mga Papa para masunod ng tama at maayos para makaiwas po tayo sa violation. At kahit pa paano, hindi mabawasan yung ating kinikita para sa ating pamilya. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan. So, ngayon, ang topic po natin ay tungkol sa weekly rest. Although matagal na po siyang na-implement, kung di ako nagkakamali, 2017 yata siyang na-implement. Magre-refresh lang po tayo. I-refresh lang po natin kasi merong pagbabago. 2017 may pagbabago ng weekly rest. Although ang regular kasi nating weekly rest ay 45, 24, 45 at saka 24. O kaya naman, 24 hours, 45, 24, at saka 45. Nagpapalitan lang po yan sila. Yun po yung unang rules na pumasok doon sa regulation 561/2006. Yun yung unang rules. Ngayon kasi, binago nila. Hindi naman totally binago. Dinagdag lang po nila. Hindi nila binago yan kasi yun talaga ang rules. Dinagdag lang po nila kasi meron po tayong tinatawag na reduce weekly rest at saka regular weekly rest. Yung regular weekly rest na yan, yan yung 45 hours weekly rest natin. Yun yung regular. Yun namang reduce weekly rest, yun yung 24 hours weekly rest natin. So ngayon, ang pagbabago niyan ay ang idinagdag dyan sa weekly rest na yan, ginagamitan na po nila yan ng compensation. For example, nag-start ka ngayon ng shift mo. Tapos yung rest mo nitong darating na week, ikaw ay magre-rest ka ng 24 hours ng weekly rest. Tapos dapat niyan kasunod mong weekly rest ay 45. Pero meron kasing minsan na pangarga na kinakailangan talagang itakbo. Kinakailangan talagang irating mo sa kumpanya dahil yun nga ay urgent. So may interrupt ngayon yung isa pang yung regular na weekly rest mo na 45 hours. May interrupt ngayon yan. Kaya
binago yan, ay hindi naman binago, idinagdag nila sa rules yan na pwede kang gumamit ng 24 hours. Halimbawa ngayong week na to, gagamitin mo yung 24 hours mo. Tapos, next na weekly rest mo ulit, eh, gagamitin mo ulit yung 24 hours mo. So, dalawang 24 hours na consecutive weeks na gagamitin mo. Ina-allowed na po ngayon yan. Ina-allowed na ngayon yan na dalawang 24 weekly rest ang gagamitin mo. Pero, kailangan gamitin mo naman doon yung compensation. Kailangan mong mag-compensate doon sa kinain mong 24 hours, kailangan mong buuhin yon sa loob ng isang linggo pa. So, after ng, dalawang 24 hours mo na weekly rest na magkasunod na 24 hours, kailangan mong, ang next weekly rest mo, kailangan mong gumamit ng 69 hours. 69 hours po ang gagamitin nating weekly rest na kasunod doon sa dalawang 24. Para yung 24 na sinundan mo doon sa compensation na 69 hours, eh makompleto po yung 24 mo at saka yung 45. Magkukombine po ang dalawang yan. Kailangan makompleto mo yung dalawang yan, itong 24 at saka itong 45 na weekly rest. So, ang kasunod na weekly rest mo, eh 69 hours ang kukunin mo. Para mag-combine po silang dalawa. Makompleto po silang dalawa. Wala pong violation na mangyayari doon. Yun po yung compensation na tinatawag doon sa pangatlong weekly rest mo. Yun po yung compensation. Ngayon, meron pang isa na kung ikaw ay mag 24 hours ngayong rest, ngayong weekly rest na darating, tapos kasunod naman ay 24 hours ulit na weekly rest na darating, pwede mo namang gamitin nang dalawang magkasunod rin yung 45 hours mo. Pwede mo rin siyang gamitin yung dalawang magkasunod na 45 hours. For example, 24, 24, tapos 45, 45. Ina-allowed po yun. Yun po yung kanilang naidagdag na rules. Ina-allowed po yun. Tapos yung 24, 45, 24, 45, hindi po nagbabago yan. Yun pa rin po talaga ang rules. Hindi po nagbabago yun. Kaya lang nagkaroon ng compensation dahil nga dun sa mga urgent na pangarga na talagang kailangan mo talaga siyang irating. Kaya obligadong gumamit ka ng dalawang 24. So, ang kasunod ulit nun, ulitin ko, eh kailangan mong mag-rest, mag-weekly rest ng 69 hours. So, pagdating naman doon sa weekly rest ng 45 hours or yung 69 hours mo, yan yung pangatlong week. Yan yung pangatlong week na gagamitin mo. So, yung rules, matagal na pong rules yan, 2017 pa po yan. Yung rules na yan, eh, kailangan yung pangatlong week mo ng 45 hours or yung 69 hours na magkukompensate ka, yung pangatlong week na yan, eh, kailangan nakaprovide ang company ng tulugan na maayos, accommodation, o kaya naman eh nakahotel ka. Dahil yung pong rest, yung third week na yan, na ipinagbabawal po yan ang driver na matulog sa cabin. Although yun po talaga ang buhay natin. Na kumbaga, kung kahit man siguro sino ang papipiliin, sino ang tatanungin, kahit man siguro ako, talagang masarap pa rin matulog sa truck. Kaya lang, dahil yun po talaga ang rules, eh kailangan po talagang sundin ng company na yung third week ng weekly rest ng driver, eh kailangan nakahotel o kaya naman nasa maayos na higaan na may accommodation na maganda. Yun po yung rules. Yung iba kasing company minsan hindi sumusunod, yung iba naman sumusunod din talaga. Depende lang din talaga sa kung saan ka abutin. Doon ka lang talaga. Lalo ako, nitong last week lang, sa kagubatan ako inabot ng weekly rest ko. So, wala namang hotel doon. Walang hotel doon, meron doon kamalig. May kamalig doon, kaya lang, medyo kinilabutan ako ng konti, hindi naman, talagang mararamdaman mo. Tsaka isa pa, nasa vlog ko yun, nitong sinundan lang nito. Isa pa, may cross doon na nakatayo. Kasi dito kasi sa Europe, pag merong cross, pag may nakita kang cross sa gilid ng kalsada, ibig sabihin, yung lugar na yan, eh, may namatay, may naaksidente. Ganun po dito sa Europe.
hindi man doon inilibing, pero kung saan sila namatay, doon kung saan sila inabot, talagang naglalagay po sila ng krus doon sa mismong pinangyarihan ng krimen or ng disgrasya. Ganun po dito. Kaya yung naparadahan natin doon sa bundok na yon, doon sa kagubatan na yon, eh yung katabi po natin sa parking, meron po doon nakalagay na krus. Naka-vlog po yun na nitong sinundan nitong video natin na to. So yun po yung ano no, yun po yung nangyari sa akin na doon nga ako sa kabundukan inabot ng weekly rest, magmula Friday hanggang Lunes ng umaga, mahaba-habang oras, eh wala naman kasing hotel doon. Hindi naman ako pwedeng matulog doon sa kagubatan. Eh natural, dito pa rin tayo sa truck matutulog. Masarap po talaga matulog dito sa truck. Totoo po yun. Kaya lang, yun po talaga ang rules. Kaya kailangan yung mga company, eh sundin talaga ang rules. Na kailangan ang driver ay naka-hotel, maayos na tulugan sa pangatlong linggo. Ulitin ko po ha, yung pangatlong linggo natin, na tayo ay mag-spend ng 45 hours weekly rest, kailangan po eh naka-hotel po tayo. Hayahayahay. Wish ko lang. Ganun po yung rules. Yun po talaga yung rules na ipina-implement po talaga ng EU. So yun po yung dagdag na rules na ipinare-refresh ko lang po para po maunawaan po nating lahat. Kung ano po yung naidagdag na rules doon sa mga regular na rules. So sana po nasundan po natin ng maayos tungkol po doon sa compensation ng weekly rest po natin. So yun lang mga papa, no? Ingat lagi sa biyahe, lalo ngayon na lagi nang umulan kasi malapit na naman ang winter, kaya parating na tayo sa ano, sa alam na natin sa mga sakitan ng mga daliri, sa mga putukan ng mga daliri. Pag tayo ay nasa labas. So ingat-ingat mga papa, no? Thank you. Thank you mga papa and God bless. Ingat lagi sa biyahe.